So, magagamit na ni Panget to ngayon. Tuwang-tuwa kami kasi maganda naman siya. At least, magagamit na namin to. Ayan. So, papakita ko sa inyo kung saan yung aming pile. Ta-da! Okay na ba? Nakikita niyo na ba yung color niya? Tignan nyo, nalinis na namin. Alis na namin yung mga basura dito na kahoy. Nakita nyo naman, sobrang linis na ng lugar dito. Pwede ka nang tumayo sa ilalim ng puno. You see? So, nilabas ni Panget yung kanyang sasakyan. Lumang sasakyan niya to. And tignan nyo naman, super dumi. Yung naaangat yung bubong niya, pwedeng buksan. Tignan nyo naman, sira na siya, oh. Natanggal na yung covering. Paano kaya to? No, siguro mahal magpagawa nito. Pero umaandar pa naman to. Konting tender loving care lang siya. Dito kasi yan nakalagay, oh, sa loob ng barn. And masisira na kasi yung barn, so kailangan na namin siyang tanggalin. Baka mabagsakan kasi siya ng mga bricks na bubong. Lalong masira. Susubukan ni ano, ni Panget paandarin. Siguro mga 2 beses namin 'to na paandar. Na drive sa labas. Maingay kasi 'to sa kalsada. Super ingay niya. Tingnan niyo naman, sobrang dugyot. Dito siya naka-park. Oh, tadaan. Ito 'yung loob nung actually napakita ko na sa inyo 'to last time. Tignan nyo, oh. Ganyan yung loob dito sa loob ng barn. Natulo na yung gasolina nyo, oh. Butas na kasi yung bubong nyo, oh. So, kailangan ng, ano, i-repair. Tignan nyo, may mga malalaking pangkat pa, oh, ng puno. Cool. May bote pa dito. Para saan kaya yan? So, yeah, ito yung sasakyan ni Panget. Hey, Panget. Hello. Ayan yung kanyang lumang sasakyan. Regalo yan sa kanya nung nanay niya nung bata pa siya. Until now, nandito pa. 20. So, nakuha daw to ni Panget. 20 years old siya. So, naka-stack lang siya dito sa barn. Kailangan na siyang ano, linisin at paandarin or else masisira siya lalo. And by the way, birthday pala ni Panget yesterday. At saka birthday ko naman nung nakaraang araw. Siguro magmimerienda muna ako, nagugutom na ako. So, pika time na natin, guys. Ah! Alam nyo ba, si Panget birthday niya kahapon. So, ngayon nandito kami. Nag-ano lang naman yung nanay niya, nagbigay ng cake. Yeah, nakatanggap ako ng duyan. Actually, naroon sa kotse yung duyan. Dalawa yung duyan ko, isang traditional na duyan na ganon, at saka isang yung pwede kang umupo. Ay, lalagay namin siya doon, no, regalo ng nanay niya. Si Panget, ang natanggap niya na regalo ito, pang-carb ng kahoy. Tapos ako, natanggap ko is yung... Ano bang tawag doon? Slip machine, ah. Ano ba yung slip machine? Basta pang liha, electric. Yung pang liha, electric. Tapos, nakatanggap din ako ng candle. Ito pala yung natanggap ko nung birthday ko. 2 kandila. Ayan. Kasi ubos na yung kandila ko dito. So, yung kapatid niya yung nagregalo sa akin neto. Kasi alam nun, mahilig ako sa kandila. Tapos, niregaluhan din ako ng sandamakmak na sudoku. Sudoku at saka crossword puzzle. Mahilig kasi ako doon, Swedish.
Tapos, ano pa ba? Natanggap ko, toolbox. Nakatanggap ako ng toolbox. Di ba ang cute niya? Meron siyang metro. Ayan, 3 meters yung haba ng kanyang metro. Meron siyang plies. Meron siyang gunting. Tada! O, di ba? Kulay pink. Meron din siyang ganito. Regalo sa akin to ng tatay ni Pangit. Mahilig daw kasi ako magbutingting, kaya binigyan niya ako ng ganito. Ito naman yung mga screw. Iba't ibang sizes niya. O, di ba? So, magagamit namin yan dito. Meron ding cutter. Color pink. Ang cute nga niya, natutuwa nga ako eh. Meron ding ganito para sa bisikleta. And meron din screw na maliliit. Kagaya nito. So, ayan yung mga sizes niya nandito sa gilid. Meron din ganito. And ito malaking screw naman yan. Yung kulay pink, sobrang gamit na gamit ko siya today. And si Pangit din gamit na gamit niya. Ayun si Pangit. Busy siya sa pag-aayos ng kanyang sasakyan. Kasi nga, kailangan na talaga niya may maayos yan. Para naman hindi siya masira. Kasi gumagana pa yan eh. And bin old na sasakyan. Ginawan din ako ng nanay niya ng lasagna ba yun? Wala kasi kung time magaganyan, magluto. And especially wala rin kaming time pumunta sa Asian store ngayon. At sabi namin hindi kami maghahanda talaga. Bago kami gabi na dumating yung nanay at tatay niya. Kami, naggawa muna kami dito sa bahay. Tinapos ko yung bintana. Laging bintana na lang. Ito yung baon ko na naman. As if. Ito lang naman yung baon ko. And mag-i-start na rin pala hunting season. So, lagi na nandito yung nanay. Lagi na nandito yung tatay niya at saka yung kapatid niya. Pag hunting season kasi, madami ditong deer at saka moose. So, yung tatay at kapatid ni Pangit, naka-lisensya kasi yun eh. Lisensyado na mag-hunt. Si Pangit kasi hindi yan na mahilig sa ganyan. Ewan ko ba kung bakit hindi mahilig yan si Pangit sa mag-hunt. At di sana may libre kaming may libre kaming moose meat or deer. Minsan, binibigyan kami ng tatay niya kapag nakaka-hunt sila. Di ba nga may forest kami dito, kaya laging mag-hunt na dyan. Especially pag October, September, fall season doon ang hunting season. Alam niyo, masarap ang lasa ng moose na meat. Ewan ko, para siyang kakaiba yung lasa niya. Di ba alam niyo yung lasa ng... Diba pag kumain kayo ng kambing, alam niyo yung lasa ng kambing? Kapag niluto niyo siya, may kakaiba siyang lasa. Ganon din yung elk, moose. Ganon din yung lasa niya, kakaiba. Basta pero masarap. Tapos yung ano niya, yung texture nung meat niya, para siyang... Alam niyo kumakain kayo ng beef tapa, ganon. Kung hindi pa pala kayo nakaka-subscribe, guys, free lang naman sumag-subscribe. Gumagawa rin ako ng mga ibang mga video. Kung interested kayo makita yung mga ibang video yung ginagawa ko, is meron naman akong playlist. Gumagawa ako ng nails, nagluluto ako, nagbe-bake ako. Ano pa ba? Na reaction video I have. Ito pala yung yung extra na pangliha, electric. Ganyan yung itsura niya, guys. Ito rin pala yung natanggap kong regalo ko mula kay Pangit. Ayan si Pangit, siya din naman yung gagamit. liha, electric. Kasi hirap ako iliha tong pinto. So, once meron na kaming pangliha. Be careful. Then, we can... Like that. Use it na. Mabilis. So, dalawang pinto na yung natapos ko. Ayan na. Ready to apply peeler na yan. No! No, So, applyan na lang namin to ng peeler. We don't have any... Update sa ating bintana na pinturahan na namin siya ay actually primer. Nalagyan namin na ng primer kasi medyo tuyo na yung wood putty. Ito yung unang-unang window namin na nagawa. As you can see, nilagyan ko talaga ng tag window 1 kasi para malaman ko kung nasaan na yung mga bintana. Iba-iba kasi yung sukat niya. So, itong bintana na to is dito. Ito yung unang-unang bintana namin na ginawa. I think 1 month ago. So, tuyo na yung kanyang
wood putty. And then, pininturahan na namin siya ng white na primer. So, bago namin ito pinturahan ng puti again, antayin muna namin matuyo yung primer bago yung pinaka-pintura niya. Pero, as of now, maganda naman yung itsura niya. Tingnan nyo. O, diba? Mukha na siyang bago. And, matibay na siya at tatagal na siya ng ilang taon again. Kasi naayos na namin siya. So, ito naman pangalawang bintana is lalagyan ni Pangit ng tape para kapag nagpintura kami is madali lang siyang tanggalin and hindi siya mahirap alisin. Bali, itong dito is wala pa siyang pintura sa ilalim kasi ano, ang hirap. I think patutuyuin muna namin ito dito sa harapan and then sa likod naman yung ano, primer sa bukas, I think. And then, yung pintuan pala, is tapos na namin siya maliha. Ayan. Yung isang pintuan nandun. And, niready ko na rin pala yung mga glass niya. Ito na yung glass na hindi nabasag. And then, yung mga basag na iba. So, ito yung glass na lumang bintana. Isi-check na lang namin yan para dito. Kasi itong gitna, wala. Ika-cut namin to dito. First time namin gagamit ng glass cutter. So, tignan natin kung anong mangyayari. Ayan, update pala. Ito na yung itsura nung sa may pinto. Pinapantay na ni Pangit para malagay na yung frame. Ito yung frame ng pintana namin. Hindi pa siya tapos ha. Square pa lang yan. Bali, ito yung ilalagay namin dito. Ready na rin yan para sa wood putty. Wood putty kasi may mga may butas. Yung mga pinagpakuan ng may-ari dati. Ayan o yung ganyan. So, at least malalagyan na namin to ng wood putty. Ayan, para maayos na rin siya. Yung mga nakaangat, pinagdidikit ko na siya ng glue. Tignan nyo. Ayan. Yung mga nakaangat na kahoy, nilagyan na namin ng wood glue. Para nang sa ganon, is nakadikit siya. So, yeah, waiting na lang din yan. So, magkakat si Pangit ng ano, glass. Para yan dito, kasi isa yung walang bintana, basag. So, kailangan namin palitan. So, ganito yung pagkat ng glass. So, nagawa na namin ng ibang glass yung pintuan. Pero yung malalaki, wala pa. Maliliit pa lang yung nagawa naming glass. So, ito na yung last na glass na gagawin namin bago kami umuwi. Para yan dito. Tignan nyo naman yung ano namin. Let's pray na hindi siya mabasag. Kasi last na yan na glass. Yay! I got lucky this time. Woo! Hey, into there. I used to. You fit it and let's see. Proud na proud si Pangit. Paano kasi ang hirap kaya? So, palpak po. Hindi po nagkasya yung salamin. Ayan, nagkasya na yung glass. So, niremedyohan na lang namin dito sa taas. But all in all, is okay na siya. Ito na yung last glass window. And meron pang dalawa doon na natitira. Pero gagawin na lang namin yun next time. So, yeah, uwi na kami! Napinturahan ko na siya ng first coat ng pintura. Bali, 2 coat yung gagawin namin dito. Pero did you close the can? Yeah. Uh-oh.
Hindi ko muna siya pipinturahan sa likod kasi kailangan matuyo muna yung nasa harapan. So, one coat lang yan ng puti. Ganyan na yung itsura niya. Maganda na siya, guys. Nilagyan namin ng tape. Si Pangit, nilalagyan niya rin ng tape dito. Pangalawang bintana na to. So, unang bintana and second na bintana na ako. Yay! So, pintura na lang yan. Antayin namin matuyo tomorrow para pintura ng second coat. Also, this window, dalawa na yan, na white. O, diba? Cool! Nakatapos na ako ng isang window. Ay, salamat! Ito naman yung window 2. Ayan. Ito naman yung window 2. Nilalagyan na ni Pangit ng, kasi medyo tuyo na siya, so pwede na siyang pinturahan. Matagal na rin namin ito nagawa. Diyos ko, last month pa ata. Kaya pwede na siya. Yung iba is nandun pa for drying. So, yung ibang mga bintana is nandito. Ayan. For drying na yung isa, dalawa, tatlo, apat. So, apat pa yan na kailangan kong pinturahan ng primer and then paint. Ayan na yung aming bintana. So, ito for primer na to. Ready na to for primer.